Good morning, guys! Medyo maaga-aga pa, ano? Naligo tayo kasi kahapon, hindi tayo naligo. Ay, grabe talaga yung... Actually, parang feeling ko babalik siya. Alam mo yun, hindi pa totally super okay na okay. Tinext nga ako ni Daddy, sabihin mo kung masakit pa ulit ng ulo mo para makapagpaalam ako, makaka-uwi ako. And now na sinabi niya yun na I'm tempted tuloy na parang ang babalik. Parang feeling ko psychological na lang ba or what. Pero feeling ko talaga ganun. Hindi pa super okay. Pero grabe yung kahapon na sabi ko na masusuka ako eh. Kasi feeling ko na nasusuka ako. Kaya lumabas ako ng kwarto. Nakatambay na ako dun sa lababo. Alam mo yun, nakayuko na ako dun just waiting for my suka to come out. Ayaw naman, inangangalay na ako. So, pumasok ako dito sa kwarto ulit. Tapos bigla akong nadighay. Dumighay ako ng isa. Tapos yung kasunod niya na parang, ganun. So, yun, napadiretso ako sa basurahan. So, dun ako nagsuka. Ang dami kong sinuka. Eh, ang kinain ko lang kahapon, salad. Yun lang. Tapos nung, hindi ko pala napakita yung favorite kong durian chips. Kasi yung kaya kami nag-get together nung Sunday, kasi yung tito and tita ni Vince, na taga dito naman talaga sila, pero ngayon, yung may business kasi sila. So, nasa Thailand sila nakatira for matagal na. Medyo mag-isang taon na yata yun. Feeling ko. Dati kasi pabalik-balik lang sila, ngayon parang nakastay na sila doon talaga. Ngayon nandito sila ulit kaya nag-ask na mag-get together. Kaya okay, tuwing dumadating sila from Thailand, may dala sila ng durian chips. Hindi ako makain ng durian at all. Yung durian at fruta, durian candy nakakain ako. Pero yung durian chips ay mamaya papakita ko, tatamad lang ako tamayo. Yung durian chips ayun, sobrang ang sarap. Ang paborito ko talaga yung pag dumadating sila. So yung kahapon, yun lang, habang batulog yung dalawa, nanonood ako ng Suits. As yun, nagpapak-papak ako nun. Tapos, yun na, for dinner, hindi na ako naka-dinner kasi nga, nahiga na ako eh. Mga bandang 7:30 or mag-8 yata yun. Ay, kundi na, nagtalukbong na ako ng unan. Ayoko na yung liwanag. Tapos nag-try ako matulog. Tapos yun, may at maya na, pero hindi malalim yung tulog ko. Anyway, sana wag nang bumalik yung ganong feeling. First time ko ba yun? First time kong masuka dahil sa sakit ng ulo, I think. Or second. Anyways, buti na lang meron ako. Kasi kung wala ako, alam mo yun, iisipin ko, baka bunti siguro ako ganun. Pero hindi. Natakot na siguro si Daddy. Ayun, yun nga, yung feeling ko yung headache ko is because of my period. Pero hindi naman ako laging ganun eh. Ewan ko ba, ba't ngayon bigla akong sinang sumakit ulo. Anyways, yeah, so baka nga, baka ipa-half day ko si Daddy para makapag-total recovery. Hindi pa ako nakapag-edit ng vlog. Siyempre, no, hindi ko na kinaya kagabi. Tsaka baka batukan ako ni Daddy. Hindi nga ako nag-dinner eh. Anyway, so yeah. Magka-quarter to 11 na in a while, lalabas na kami pareha atin si Zeb. Tapos, ang bala ko kasi, may kanin kasi dyan. Kaya pag kumain kami sa labas, masasira lang yung kanin. Kaya iniisip ko, bumili lang spam. Yun na yung fastest na naiisip ko, pwedeng kainin. Kaya baka pagka-hatid kay Zeb, punta kami ng grocery, bili ako ng spam, tsaka itlog. Tapos yun lulutuin. Kasi pag hindi, pag kumain kami sa labas ni Zach, syempre, iti-take out ko na yun si Zeb. Tapos yung kanin, wala na. Nasisira na naman. We'll see. Depende. Okay. We're home. Let's cook. Kumili ako ng iced coffee. Kahapon di ako nakapagkape. Siguro kung nakapagkape ako, hindi ako sumakit ang ulo ko. Ewan ko lang. Feeling ko. Anyways, nakakinsin na naman ako. Sabi ko, bibiling ko lang spam at itlog. So, yung binili ko yung tocino na variety. Tapos, mauubos na kasing ganito namin. E, pag nag-spam, ito yung sausawa namin. Kaya bumili ako refill or bago. And then, egg. Uy.
Tapos, bumili ako ng gatas ni Sage. Sinisan doon ako. Tsaka ito, kasi inaano ko na, hindi ko na pinapag... pinapabote si Zeb. So, recently, umiinom na siya sa cup. Tapos, sa umaga, pagkagising niya, tapos, pati sa backpack niya, sa baon niya sa school, nagpabaon siya nito, chocolate milk. So, yun na, mga ganito na lang. Instead of, kasi nung last week, nung nag-grocery, pinapili siya kung Milo. Ito yung pinili niya dahil kay Spider-Man. So, okay na rin to kaysa Milo, di ba? Tapos, yun, gatas na mi Zeb, dagdag na gatas. So, let's cook, guys. Sabi ni Daddy, sabi ako daw siya, pag 12:30, masakit pa rin ulo ko. Then, magpapaalam siya na uuwi. Noong naglalakad kami, masakit ulo ko. Ngayon, medyo nawawala. Pero, alam mo yun, kasusin ka pa rin, uuwi na lang siya. Anyways, yes, let's cook. Ito yung sinasabi ko palang durian chips. Nakatakot yung ano. Ayan o. Ang sarap-sarap yun. Pag nagpunta kayo ng Thailand, buy one. Anyway, let's cook. We're done eating. Mag-aalas dos na. And si Daddy, nag-half day. Yay! Although kanina sinabi ko, sabi niya kasi sa akin, sabihan mo ko kasi kailangan ko mag-leave, mag-file ng leave. Tapos, di maya-maya, sabi ko, sige, huwag ka na mag-leave, ganyan, okay na. Nyanyek, nagsabi na ako. So, sabi naman kasi niya, hihintayin niya yung sasabihin ko bago siya magsabi. Hindi naman din siguro, siya din tinatamad din. Feeling ko tinatamad din niya. Kaya, even without me telling him yet, nagsabi na siya, what is it that? Why are you doing? I'm washing the dishes. You're watching that person. You're watching that person. Ah, okay. So, yun. So, nag-file na siya. Tapos, nagpabili ako ng sponge cake. Dun sa Paya Lebar, sir. Tapos, siya na rin kasi susundo kay Deb. Didiretso na siya dun. Sabi niya, kain na lang daw sila sa labas ni Seth. Kasi, natamad ako magsaing. Ubus ko na yung kanin. Sinangag ko kasi yung kanin. Naubos na namin ni Zach, yung ay tira kahapon. Sabi ko, kain ba kayo dito or ano? Mommy, I like to buy bites. Okay. Sige, kakain na lang kami. Kaya yun. Pero, end up nito, magsasayang din ako kasi syempre madami pang spam. Yun na lang yung dinner mamaya. So, magsasayang din ako. Pero, maya-maya. Okay, let me wash this first. Para ako yung makahiga na. Pero medyo feeling ko nung nakapagkape ako, parang wala na yung sakit ng ulo ko. Carry na, carry goes. Eh, careful, Zakab. So, yung bike, nandun pa rin. Nagdag sa ano. Nagdag sa nakaharang. Anyway, yeah. Hey. Wala ko pa sila daw, di. Morning. Spikosaurus. Magpo-quarter to four na. Diba kasi kakain sila ni Zeb? Kaya wala pa sila. Ito, pinapatulog ko na. Sabi niya, hindi pa daw siya inaon ko. Oo. Snap time, Jack. No, what's this? What's this? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Yung ano, vlog. 9 minutes lang yung vlog kahapon pala. Na-export ko na. And by the way, yung ano pala, ah. Anong pangalan mo? Yes. Apo. Hindi. Anong pangalan mo? Apo. No, you say, anong pangalan mo means what is your name? So, Daddy, your name. You say, ang pang, ako po. Si? Si. Oh, say your name. I, Daddy, your name. May I pa din talaga. Ako po. Si? Za? Gabriel? Lim! Yes! Ilang taon ka na? Ilang taon? Ilang taon ka na? How old are you? 2. Ako po? Ako po? Ay? Ay? Dalawang? Taong? Gulang? Gulang.
Ang hirap magturo ng Tagalog. Kaya nga, diba sabi ko, ano, kasi parang normal na sa atin na magta-Taglish, diba? So parang, pag tinakausap ko sila ng Tagalog, I have to make it a point na straight Tagalog, na I feel so awkward kasi hindi na tayo ganun sanay magsalita, lagi Taglish. Ang weird, no? Parang pag tinatry ko silang kausapin ng Tagalog, na talagang straight. Hi! Awkward. Wait lang. Hi! What's your name? Ako po. Andrew. Ako. Ako. Po. Po. Si. Ja. Leon. Lim. Very good. Ang galing naman. Ang galing. Ang sabihin mo. How do you say thank you? You're welcome. No. How do you say thank opo. You in Tagalog? No. Opo, opo is yes. How do you say thank you? Salamat po! Salamat po! Ayun, so kahapon pala, nag-aasikaso na ako. First step. Actually, step zero pa lang kami, no? First step kasi sa pag-apply sa immigration na is kailangan mong evaluate yung educational, ang tawag dun is ECA, Education Credential Assessment. So, ipapa-assess mo. Kasi, syempre, iba yung level ng schooling sa Pilipinas, sa Canada. So, ano yun? Talagang kailangan mong kailangan ipadala yung transcript of record from your school to ang organization na nag-assess ay West World Education. Ano yung services? World Education Services. Yun yung mag-assess kung ano yung level nung pinag-aralan mo sa educational system ng Canada. Ngayon, may form na kailangan fill outan doon. Tapos, yung form na yun, kailangan hindi pa siya pipipipir mga livings. Really on the face? Yeah. Paper money bins. Ngayon, ipapadala namin sa Pilipinas yung form na yun. And hindi ko alam kung sino ba pakausapan ni Vince, either yung mama niya o yung kapatid niyang bunso, na magdala sa eskwelahan nila para mag-request ng transcript of records. Ngayon, pag binigay yun, meron kasi doon dalawang option nakalagay. Either yung school mismo ang magpadala sa West, or pag binigay sa kapatid o sa mama niya, hindi ko alam kung right there and then mapoprovide nila yun or kailangan pang bumalik. Pag binigay sa kapatid o mama niya to, so sila yung magpapadala sa West. So, kailangan naka-sealed envelope, hindi pwedeng buksan. Pag binigay na, kunyari, binigay na yung TOR, hindi pwedeng buksan nila yun. Basta dapat naka-sealed envelope na may stamp ng school, ganun. Para hindi mo doduktorin or whatever. Kailangan talaga from the school itself. Tapos, yun, may bayad. 200 kasama yung ano yung kasi pag na-evaluate nila i-send nila sa look in the room. Check first on the bed or under the TV. Pag in-evaluate nila yon, ipapadala nila yung result via email and meron ding hard copy parang certified ganun na i-mail sa iyo. So may bayad yung courier na $7. So total is 207 Canadian dollars. So yun yung first step. Ngayon, pwedeng ako din magpaganoon kasi dagdag sa points. Diba nga sabi siya may point system yun. So dagdag sa points kung pati ako magpapaganoon. Pero nanghihinayang ako para sa... Pero bigyan ko pa. Kasi sabi ni si Smila, sayang yung points. Pag-isipan ko ba? Ay, nako. So, hindi pa kasi nagbabayad si Daddy. Hindi na masimulan. Kahapon ko pala naman yung inalo. Hindi pa siya nagbabayad. Yun, kasi mag-birthday si Zach sa September. Kaya, bala na. Eh, sabi ko kay Daddy, dapat to. Sinisimulan na para tumatakbo na yung application. Kasi pag tumanda siya, pag tumanda siya sa January, minus 5 points na naman. Anyway, we'll see. Pero yun pa lang. Wala pa pala kami nagagawa. Nasa step 0 pa lang. Pero, yeah? Oh, what's that? My dad just missed the dinosaur.
dinosaur? Yes! Oh no! May batang excited. Parang tabingi naman pala to. Zeb, look at me. Are you excited? Yes! Come on, Zaki. Can I see your bike? That's too small for you now. So cute. Come on. Okay, back to his balancing bike. Medyo mataas pa kasi yung isa na yun. Hirapan siya. Zach. Okay. Show me, show me. No, you just need to learn how to balance first. Yeah. I want my bell. I need my bell. You need to learn how to balance. Show me. Pinaligo ako na yung dalawa. 6:48. And magde-dinner na lang sila. And we'll see kung oras sila matulog. Di sila nag-nap today. Kasi diba late na rin silang naka-uwi sila, daddy. Anyway, I'm gonna change my clothes na. Dahil hindi naman kami lalabas. And I'm just gonna have... Ah, nagpabili ako daddy ng ama. Ama sponge cake. And yun. Hindi ko pa sure kung magkakanin ako, pero that's what I want to eat. Inisip ko pa kung kape or lemonade. Pero nagkape na ako kanina, diba? Ako, feeling ko nga, bakit parang, dati, diba, hindi naman ako nagkakape. I'm not those kind of people na pala kape. Tapos, hanggang sa bumili si daddy ng Nespresso, nung December niya yung binili, diba? Oo. So, parang nakakahinayang naman na hindi mo gamitin. So, si daddy, lagi na siyang bumibili ng capsule-capsule. So, yun. Parang ngayon, alam mo yung, well, hindi naman sobra, pero, ewan ko, parang feeling ko I need coffee. Lalo na kanina, na parang feeling ko, nung nagkape ako, nawala yung sakit ng ulo ko. Naging gamot. Yan pag-uwi ni daddy, sabi yung minum ka na ng gamot. Sabi ko, hindi. Minum ako kape. Nawala yung sakit ng ulo ko sa kape. So, pero ayoko namang sobrahan yung kape. Ito na siguro talaga yung sign of aging ko. Na nagkakape na ako. Na dati naman, eh, hindi ako mahilig. Ngayon ko lang siya na-appreciate. But anyways, so yun. So, nagkape na ako kanina eh. Baka, either tubig or lemonade. Hindi pa ako nag-lemonade today. Anyway, so yeah. Papalit muna ako ng damit. And let's have dinner. Hey guys! Nahiga ako ng mga... Kanina, no, nag-vlog ako, no? Yun, no, nahiga na ako. Tapos yun na. Hindi na bumangon. And it's now 8:35. Sabi ko kay Zeb, Zeb, you want to drink milk na? In a cup? Sabi niya, I don't need milk anymore. Wow. Ayoko naman siya mag-totally mag-stop na uminom ng drink. Ayoko. Gusto ko lang siya mag-stop, mag-bote, pero mukhang i-stop na siya. Pero inoferan ko ng ano. Sana may binili ko. Sabi ko, inoferan ko nito. Sabi ko, do you want the Spider-Man milk? Ay! Hindi pula Spider-Man yung nakuha ko, si Anna or Elsa. Hindi ko kalala. Sana inumin niya pa din. Sabi niya, okay. So, yun. Mukhang magmumove on na yung anak ko. Sa gatas, ah. Ayoko pa. Anyway, I think it's time to say goodnight. I'm gonna try to edit the vlog
And ano din, Tuesday ngayon sa may Wentworth. So yeah, I'm gonna end the vlog. I will see you guys tomorrow. Okay naman na ako, hindi na sumakit yung ulo ko ever. Lalo nagkape ako kanina. So hopefully, dire-diretso na to. See you tomorrow. Okay, bye guys. Good night. I'll see you tomorrow. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel and Zeb and Zach channel. Bye!